Mga boss, idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't pag-usapan natin ngayon ang balitang tinawag nga si Kay Soto bilang hari ng Tapal at ang balitang sinuwerte pa nga daw ang Lakers kontra sa Memphis Grizzlies. Pero bago tayo magsimula, introan muna natin to. Mga boss idol, tara na't una nga nating talakayin ngayon ang balita sa Lakers at Memphis Grizzlies. Bago pa man niya magsalpukan mga boss idol sa first round ng playoffs, ang Lakers at Memphis Grizzlies ay marami nga ang naniniwala ng mga fans na underdog nga daw dito ang Los Angeles Lakers. May lumabas pa ngang balita ngayon mga boss idol na talo nga daw sa pustahan ang Lakers. Pero syempre kung titignan natin ang mabuti ang tunay na laro ay mukhang may palag naman nga dito kahit papano ang Los Angeles Lakers. Bakit? Unang-una nga dyan ay kung ikukumpara nyo nga ang regular season series ng dalawang team na ito, 2-1 pabor sa Los Angeles Lakers. Pagdating naman nga sa lineup, kulang nga dito ang Memphis Grizzlies ng dalawang big man. Ito nga ay sina Steven Adams at si Brandon Clark na parehong may iniindang injury ngayon. Malaking dagok na rin naman ito sa Memphis, lalo pat ang dalawang ito ay mga defensive player na big man. Pero syempre may mga reserva pa rin naman nga at adjust ang gagawin ng head coach ng Memphis Grizzlies. Kaya naman dahil nga dyan mukhang swerte pa nga sa laban ng ito ang Lakers. Sa kabilang dako naman tayo mga boss idol tungkol naman kay Kai Soto. Sa naging laro nga kahapon mga boss idol ng Hiroshima Dragonflies at Osaka Evesa ay nakapagtala nga dito sa Kai Soto ng 5 points, 9 rebounds at may kasamang 2 block shot. Meaning gigil na rin naman nga ito na gumawa ng paraan para makakuha ng maraming rebound. Kailangan na kailangan niya nga itong i-improve, lalo ang pagkuha ng offensive rebound. Pero sa mga hindi nakakapansin, sa bawat laro nga ng kanilang team, meron at meron nga ditong numero si Kai Soto pagdating sa blocks. Nag-a-average nga ngayon si Kai Soto ng almost 2.4 blocks per game na magandang record na rin para sa ating kababayan. Nagpapahiwatig lamang nga ito na hindi basta-bastang gumawa ng easy points sa ilalim ng basket lalo kapag nasa loob si Kai Soto. May mga Pinoy fans rin naman nga na tumawag kay Kai Soto na Mr. Block Shots o Hari ng Tapal dahil sa presensya nito sa ilalim ng basket. Sa ngayon ay kailangan na lamang ni Kai Soto ng i-improve ang kanyang lateral movements upang sa ganun ay mas mapaganda pa ang laro nito sa mga susunod na linggo. At yan nga nagtatapos ang ating video ngayon. Maraming salamat po.